Patuloy at patuloy tayong mabubuhay sa sanlibutan. Patuloy at patuloy natin babaliwalayin sa salita ng Panginoon. Pero kapag tayo ay nakatuloy na nananalangin, nakikipag-ugnayan sa Panginoon, pinag-aaral ng salita, sumusunod sa mga salita ng Panginoon, ibig sabihin, mayroon tayong complete trust and faith sa atin. God's loving plan for us, for His children, is eternal plan. May planong nakalaan sa ating bawat isa. Maaaring yung plano natin na hinahanap dito, ay hindi natin matupad dito, pero lahat tayong mabuti tagasunod ng ating Panginoon, may plano na hihintay na maganda sa atin. Ephesians 2:10. Sabi ko rito, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa nilubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una para siya nating lakad. Ano ba ang hinahanap po natin sa buhay? Dito sa patent, sa libunang pinagalawan natin, normal na po sa atin yung maghangad ng mga material na bagay. Kasi po ako, dahil ako po ay naghahanap pa ng mas mataas na pinag-aralan, pero kung minsan sabi ko, hindi ko pala dadali nito, pag ako ay nakahiga ng pantay ang aking paa. Pati po yung binili kong ganito bahay, binili kong sasakyan, wala din po palang makikilabang nito pag ako ay wala na. Maaaring magamit pansamantala na ating mga pamilya, pero sa bandang huli, walang sensibo. Kumukuha lang tayo o nag-a-accumulate lang tayo ng mga material things in this life, it is because po, habang nabubuhay tayo sa mundo ito, kailangan natin mag-survive. Pero in anything in excess, kung minsan, hindi na natin kailangan. Sabi nga sa Bible, mayroon ka ng sapat na pagkain, pananamin at kailangan, sapat ka. Yung una sa Bible, kung iisipin po natin, susulat po ito, sapat, may pagkain ka lang, pananamit at silong, masisilungan, yun ang dapat na maging panin tayo natin. Pero hindi po yung nangyayari sa atin sa panin. Natulang na po sa atin, nakapag tayo isa natin kapit bahay natin na lang nakabili ng TV. Siyempre, gusto rin po naman natin yung ngayon ng TV. Siyempre, maaawa ka din naman sa pamilya mo kung mag-i-stick tayo dito at sasabihin natin, bawal yan sa Bible. Hindi po bawal yun. Tinuturo lamang po sa Bible, nais po ipakita na ang laman ng puso natin ay hindi nababago sa mga material na pangangailangan natin. Dahil ang unang-unang nag-purpose po lang nilang Panginoon natin, kung ba tayo nabubuhay dito, ay kung paano po natin siyang paglilingkuran. Maaari yung ating material things ay magagamit natin sa pagliligod sa Panginoon. Pero po, hindi yun optional lang po yun. Yung kung anak, hindi po yan ano. Di ba po, tinatawag tayo na minsan biglang nagdala ng tao nagkaroon things at hindi yung dahil yung isang sila na magkaroon ng anak agad. Yung po ay plano ng Panginoon. Mayroon kong sasabihin na kaya yung abortion po ay masama eh. Dahil yun po ay blessing ng Panginoon eh sa iyo. Hindi mo inaasahan. Pero may plano ang Panginoon kung bakit ka binigyan ng anak eh na hindi mo inaasahan. Maaari ang bata na yun ay solusyon sa problema mo o mayroong gagawing bahagi sa buhay mo.
yan po ako'y galit-galit kasi mga ina na kung saan ay pinatanggal o naglalaglaga. Lalo pag buhay ko yan, lalo pag yan ay ano, nasabi ko po kasi dahil mayroon akong pangyayari na kung saan ang isa sa amin, mga nag-i-discussionary ay nagbalang ang gawin. So sinabi ko, may ilang nakalaan ang Panginoon na gagawin sa buhay mo ang bata na yan. Wala ako'y bumuhay, sir. Hindi ko kayang buhayin. Hindi ko alam kung ano magiging ko. Kung ginawa mo yan, hindi mo alam kung bakit mo ginawa yan basta-basta. Pero hindi ibibigay ng Panginoon yan kung hindi yan nakaplano para sa iyo.